Magandang buhay mga katropa, this is Rampage Acer again. Ngayon merong mga katanungan kung pwede bang i-unbind tapos i-bind sa bagong Wemix wallet account ang nakabound na account dito sa may lumang nakabind na account dito sa Decaron G or sa Mir4 or sa other na laro natin. Again, ang nakabind dito, mga katropa, is ito. Ito yung wallet address ko ng Rampage Chaser 2016 0x7175C5C45B. Again, ulitin natin. Tignan natin sa exchange token. Yun, 0x7175C45B yung ating... Susubukan kong i-bind ang ibang wallet address dito kasi walang naghahanap ako ng instruction kung paano i-unbind itong old na yung itong unang binound ko dito na account ng Wemix wallet pero wala akong mahanap guys. So ito ang ibabound ko doon, ito. Itong isa kong Wemix wallet address na iba yung wallet address niya. Of course, 0x8027966. Balikan natin. Iba. 45C45B0x717 yun. So, ito ang susubukan kong i-bound dito sa aking wallet. Ngayon, i-refresh natin siya. Again. Na-refresh na. Log out muna natin guys. Log out natin. And then, Decaron G Launcher. Para mag-refresh yung pag-bind sa wallet address dito sa Decaron G. Hintay lang natin. Okay, tingnan natin kung nag-refresh. Yun, nag-refresh. So, i-bind natin sa... Ito, sa isang account ko kung pwedeng i-bind na meron ng old na nakabound dito. So, okay. Re-refresh ko siya. Tapos, in-open ko na yung aking Play Wallet na Rampage Chaser 2019. I-scan ko to. Na-scan na siya. Tignan natin kung anong lalabas dito. Allow. Two different account is already synced to the Wemix account. So mga katropa, hindi talaga pwede na dalawang wallet Wemix address or Wemix account ang pwedeng i-bind sa isang laro. Yung pinakauna, yun yung talaga talagang pwede. Pag nakalimutan naman natin yung password doon, anong ang pwede nating gawin? Anong pwede nating gawin pag nakalimutan natin yung password doon sa lumang sa unang bind natin dito sa ating laro? Kasi meron yung mga bumibili na binili nila yung account pero hindi nila tinanong yung password ng Wemix na nakabind. So, ayun, hindi nila ma-open, hindi nila malagyan ng, hindi sila maka-smelt ng in-car ng Wemix to in-car
hindi sila maka-smelt, maka-melt dito dahil nga sa hindi rin sila maka-casting actually, hindi rin nila mai-cast yung nun vice nila pag gawin nilang in-card token kasi nga hindi nga nila ma-access yung password ng kanilang Wemix account na nakabind dito. So tingnan natin yung mga reviews na naunang mga reviews ng mga players at mga YouTubers, mga vloggers sa YouTube. May nakita akong dalawa na pwede nating tignan kung na sa video kasi nila meron yung sinubukan nilang mag-ask kung pwede bang yung forgot password, no? Nakalimutan yung password, pwede bang ma-recover. So tignan natin guys, idadagdag ko sa video kung yung mga sasabihin ng mga YouTubers na at saka vloggers, at saka players na nakasubok na na mag-request. May apat na option dito sa ating Wemix wallet app kung saan okay, kung saan dito ginagalaman nila. Then ano yung 25 PM sa akin yung we made 3 yung developer at Ilocano Man, shout out sa iyo. Ito yung sinubukan niya. So ito lover yung ng Wemix app. Sabi dito ay hello, this is Wemix team. We are here to help you with your inquiry. However, password management and ayun. Under blockchain ng Wemix, specific condition does not keep password information for users. So, guys, hindi pwede. Pag tinatanong natin yung Wemix developer, ito lang sasabihin nila na wala silang access doon sa password natin. So, mag-ingat-ingat at kailangan nating i-remember yung password. Tapos ang clue ay 8 characters and a maximum of 20 characters yung password na nilagay natin. May uppercase letters, may lowercase letters, numbers, and special letters in English that can be used to create 8 to 20 characters. So yun ang sabi kay Tat Ilocano Man. Tingnan naman natin kay Dawa. What is up guys? Welcome back sa channel natin. To si ako si Dawa, sinubukan niya rin kung sa Mir 4 naman kung pwede yung pag-recover. Si Dawa, nandito Wemix wallet. Shortcut lang natin ha. So I forgot my Wemix password on my Wemix wallet using this email address. Pagto, ayan. Sobrang haba ng reply ng Wemix team. Pero ang gusto lang naman nilang sabihin dyan, password management and its responsibility rest with the user. Okay guys, parehas yung sinasabi ng Wemix pag nag-send tayo ng inquiry o kaya request sa kanila kung sa recovery ng password, talagang wala. Parehas ito sa sinabi kay Tat Ilocano Man. And unfortunately, Wemix team cannot assist for user. Forward lang tapos natin. Sabi ni admin, ni CML ya, sa email sa ito yung importante guys, 8 to 20 characters yung password na nilagay natin, must include uppercase letter and lowercase letter, may capital and capital letters doon at may big, small letters, must include special character and number. Ito yung mga pwedeng asterisk o kaya kung ano-ano pa bang special character plus and number. So yun guys yung sa mga ibang vlogger at YouTuber, ito yung experience nila na hindi ma-recover yun. At sana ma-remember nyo yung password nyo sa inyong Wemix account. Telegram, wallet, you need to remember it manually. If it helps, the password. So guys, sorry, alam ko naman sabik na tayo makakuha ng impormasyon kung pwede ba talaga yung pag-unbind ng old Wemix account sa anumang laro sa Wemix games, pero hindi pwede guys. Remember na lang natin yung mga password at kung nabili natin yung account na ginagamit natin ngayon at di natin alam yung account, yung password ay hingin natin sa pinagbilhan natin ng account. At lesson rin to sa atin na kailangan ang pati yung
password, Wemix account, at password ng Wemix account ay ibigay pag binili natin yung character. Yung nakabind na Wemix account dapat na una. Yun ang kailangan nating secure. And sa mga nagtatanong rin na kung pwedeng i-unbound at ilagyan ng bagong account yung naka-bound sa luma, eh guys, hindi po pwede yon. Isa lang daw na account ang pwedeng i-bind sa anumang laro dito. So thank you for watching, and once again, God bless. Godspeed to all of us.